ating Panginoon sa katauhan po ng ating Apo Kunsin. Buti ng Ama kay dakila niya. Tunay na ang lahat ay batid niya. Halina mga minamahal, ilagak niyong tuwiran, isip niyo at kalooban sa Ama itahan. Mahirap man unawain kung magkamisan ang nagaganap sa buhay ng nilalang. Subalit, kung susuriin at pagninilayan ang salita ng Ama'y walang pagkabula. Pagkaluwat-luwat man ng kamalian at mga kasalanan, hindi pa rin niyaan matatanglad malilihim sa Ama. Kaya't kung minsan masakit man ang kaganapan sa mga taong, kung mamasdan mo'y bakit ito naganap, bakit ito'y nangyari, kapag sinuri ang katotohanan, mapapatunayan pa rin ang Ama. Ano nga bang ginawang lihim na kailanman ay nalihim? Kaya't ang nais ng Ama, gawin ang tama, itumpak ang dapat, tupdin ang karapat-dapat, siya ang tuwirang magbibigay ng galak. Sapagkat sino nga ba ang malinis ang isip at mabuti ang damdamin na siningil ng Amang magulumihanan at malito ang isipan? Wala ni isa man, sapagkat ang kapanatagan ay sa Kanya, ang kabutihan ay Kanya. Kaya't ang mabuting kalooban ay siya pa rin. Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Kaya't ayon sa kanyang kawikaan, dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong Ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't huwag na di mo pansinin, huwag ilayo sa paglimi. Noong ako'y bata pa, nasa kupkup pa ni Ama, batang-bata walang malay, tanging anak nga niya. Itunuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Pag mong lilimutin o kaya'y tatalikdan, ang mga salita ko sa iyo, sa bibig ko'y bumubukal. Ang unawa ay hanapin, gayon din ang karunungan. Huwag mo itong babaya at ika'y kanyang iingatan. Buhay bang Ama? Ang lahat ng mabuting panukala ay sa Ama. Ang lahat ng mabuting balita ay siya rin ang pinagmumulan, yaong mga banal na aral sa lupa ibinaba. Kaya kung ang tao ay nagnanasa ng payapang buhay, magpapakatotoo at magiging tapat kanino man. At siyamang tapat ang Ama at ang mga anak niya ay naging tapat din. Sino nga bang malilis siya sa tuntunin niya? Kaya't mayroong aral at may gawaing banal upang ang nais mag-aral at matuto sa kanyang kalooban ay mga aaral at tutungo sa kanyang paaralan.
sapagkat iba ang kaalaman ng karunungang pangkalupaan. Kaya't ang nais ng Ama, matuto ka sa pangsanlibutan, ngunit higit mong alamin ang saki karunungan upang kailanman di ka malisya at di ka magkaroon ng bagabag kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang wika nga, mag-usap-usap man ang bawat magkakasama. Alam pa rin ang Ama at dinig pa rin niya ang tunay na may totoong katwiran at mabuti ang kaisipan. Sapagkat ang tunay na layunin ng Ama'y ituwid ang landas ng sinuman. Kaya't kung tatahakin lamang ang tamang daan, sino nga ang sa kanya'y mapaparusahan? Ang may pandinig ay nakarinig. Huwag mo siyang iiwan at ika'y kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Kalamay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag siya'y isinakbat. Siya'y korona sa ulo, takdal ganda, anong inam. At siya unang pawang katotohanan. Sino nga ang nag-aral sa kanyang karunungan na nagulumihanan at nalitot tumupad sa hindi dapat, gumanap sa hindi marapat, at naganap naman din sa kanya ang siya ay masipayo at malumbay na ganap. Mga minamahal, ang bawat araw sa anak lamang ng Ama inilalagak ang kanyang alay upang matutunan ang kanyang karunungan at kaalaman ay kanyang ibigay. Hindi sa mga hayop, sapagkat hindi sila tinawag na anak. Hindi sa halaman, sapagkat sila hindi niya mga anak. Hindi sa isda, sapagkat hindi ito mga anak. Ang tao na tinawag niyang anak, yaon ang kanyang nais matuto sa kanyang kabutihan. At ang bawat anak niyang tumutupad at sumusunod sa kanyang kabanalan, anak niya ngang matatawang. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung ang isang nagpapakabuti na pag-iisipan pa ng di maganda, ano pa kaya yung kapwa mo ang gawa ay kamalian? Kaya, kung ang nais ng Ama ang siyang tutupdi ng tao, walang bulok na magahari sa isip at walang mabubulok na utak sila. Buhay ba ang Ama? Ngunit siya ang patutuo ng Ama, kaya unang nabubulok ang utak ng tao, tunay na ito'y inuuod. Sapagkat tunay na ang kasamaan sa isip nagmumula. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kanta. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tingnan mo yaong langgam, ikaw taong ubod tamad, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit siya'y walang punong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa kahigaan. Mga minamahal, kung asang taong tamad ay di kaloob ng Ama, lalo na yung masama. Nais pa ba niya ito? Kailan may ayaw niyang tao'y tatamad-tamad, uunat-unat at kukunat-kunat. Sapagkat ang nais niya, kung siya'y kilala mo, pababatid ang tama't tumpak na gagawin mo bawat araw. Kaya't sa bawat araw na natututo ka sa kanyang kaalaman, ituturo niyang marapat mo makagalak sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Mag-isip ka man ang mag-isip kung wala kang maiisip anong mababatid mo sa lahat. Ngunit kapag ang isip mo'y inilagak mo sa Ama,
sisidlan ka ng mabuting pag-iisip. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kung minsan dahil sa bagay, dahil sa salapi, nagagawang linlangin ang kapwa-tao niya, di ba't gayon ang tao? Ngunit, alam naman ang ama kung anong uri ang pagkatao ng lahat ng anak niya. Kaya't habang ginagawa mong mabuti't buting-buti ang gagawin mo, ama pa rin ang magsisilid ng ligaya. Buhay bang ama? Maligaya ang buhay ng tao kapag masaya. Ngunit hindi lahat ng kaligayahan ay tunay na kaysaya nga ito. Buhay bang ama? Ang sabi nga, ang naghahangad ng kapahamakan ng kanyang kapwa, tunay na masama kanyang diwa. Subalit ang naghahangad ng kaligtasan ng kanyang kapwa, mabuti tupawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, bawat araw kamtin ninyo tamasahin ang liwanag at kailan may di kayo magugulumihanan. Sapagkat ang isip at damdamin ng tao, ama ang mangha hawakan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito'y buhay at putong ng karangalan. At kung magkagayo'y lalakad kang matiwasay. Landas mo'y mapapatag, walang pigil, walang hadlang. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin. At lahat ng pagtulong mo'y masarap at mahimbing, kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan. Hindi ka magugulo na tulad ng mga mangmang, pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya babayaang madupilas sa paghakbang. Buhay bang ama! Yaon ang pawang katotohanan, kaya't nag-aanyaya sa tuwina ang ama, mag-aral kayo sa akin mga anak ko at ng mga tuto kayo kaukulan sa kagalakan ng buhay nyo. Sapagkat kung paano niya tinuturuan kung paano maaliw at masaya ang buhay ng tao, ituturo rin ang pamamaraan kung paano mapatag ang damdamin nila. Buhay bang ama? Katotohanang katotohanan mga minamahal, hindi lamang marunong magnilay ang tao. Kapag nasiyahan ka sa bagay, natuwa ka sa bagay, pag nawala ang bagay, lumbay ang kapalit niyan. Ngunit kapag nasiyahan ka sa salita ng ama at habang nabubuhay kay sa kanya ka ng anahan, kailan may mawala man ang anumang bagay, maligaya pa rin ang kakamtan. Buhay bang ama? At siyaon ang pawang katotohanan, kaya inaantig ng ama ang mga puso ng mga anak niya upang ang isip nila ay mga gising sa katotohanan. Sapagkat yaon ang tuo at walang pagkabula ang salita, balo-balok tutin matpilas-pilasin ang tao ito at sira-sirain at isunog pa nila, hindi na ito mawawala. Sapagkat ito'y ito na, noon, ngayon at kailanman at magpakailanman. Hindi na ito mababali, hindi na ito mawawala. At paano nalalaso ng diwa ng tao, paano nagiging masama sa pag-iimbot pagnanasa? Kaya't ito ang kanyang inaalis, ang magnasa ka at mag-imbot upang di ka magkasala. Buhay bang ama? Kaya kapag ang tao'y mahilig sa material at mahalaga ang material, naroon ang kasalanan. Subalit huwag mong mithiin yan at huwag kang magkapag-mithiin yan. Hindi mo man mithiin, ito'y dinaratal. At siyaon ang tunay na galak na ibinibigay sapagkat ang nais ng ama, siya munang unahin mong mithiin kamtin at kasunod ang materyal. Buhay bang ama? Katotohanang katotohanan ang sa aki tinuturan. Ang wika nga, ang taong may kasiyahan sa karampot ay maligaya na.
Ngunit ang taong walang kakontentuhan, saganang sagana, tsiksikliglig pa'y kulang na kulang pa rin ito. Kaya nga, tiyaw ng patuto, iba ang ugaling tao. Ugaling tao'y pag-ugaling tao. Ngunit ugali ng Ama, ugaling Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At kung minsan may mga taong ganito, palalabasin na kapwa taong nagsabi, hindi madiretso ang sarili, yun pala ang totoong pinagmulan ay siya. Hindi bagat lalong nagkakasala ang taong gumagawa ng istorya sa kapwa tao? Kaya't itong hinuhuli ng totoong espiritu, itong hinahanap ng totoong espiritu, at di maliligtasan ng tao ito, sapagkat ang tao ay tao at ang Ama ay Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang lahat ng ganito ang ginagawa, tandaan niyo mga mahal, sumayaman, lumigayaman, ngunit di mabubuo ang galak at ligaya. Kaya't ang nais ng Ama'y maging tapat ka upang sa buong panahong nabubuhay ka, ang galak sa puso mo'y di patayin niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Ang wika nga niya, sa tuwina'y ito'y tandaan nyo, ginagawa kitang mangmang sa pananaw at pandinig ng kapwa mo, maging sa kanilang kaalaman. Ngunit mayroon kang alam na di nila malalaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon ang patutong, ako ay ako nga sa tao. Kung siya'y akin, ako'y sa kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Sapagkat kung paano na ibigay ng Ama ang tagsigbol at maraming binunga, may bibigay din niyang taglagas at walang bunga ni isa. Kaya't kung nakatahan lamang ang tao sa mabuting gawa ng Ama, kailan may di mga lalagas buong buo't mawawalan siya. Sapagkat ang katotohanan ay siya, kaya't ang sino man sumasa kanya, may nawawala man, may binabalik pa rin siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Manghawakan kayo sa karunungan ng Ama at mapanghahawakan niyo ito kung siya'y siya sa inyo. Ngunit kung sandalian ngayon ay kanya ka at mamaya'y nakakita ka lang ng bagay na kalimot ka na, hindi ka magiging lubos sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Noong unang panahon, ang dalampasigan, ang mga burol, kay lilinis. Ngayon, kahit na yung tinatawag na sibule, mahirap nang uminom. Mga kapatid, kung ang binabahagi lang sa akin ang Espiritu, ay tuwirang ibabahagi ko lahat. Kaya lang di pa mga takda kapag sa akin lang nangungusap. Gano'ng kasigurado ang ganyan anak, ganito at ganyan at ganon na nilalagok at kinakain ng tao. Kaya po ako, sabi niya, kumain ka anak, ngunit huwag kang maging malabis sa pagkain. Hindi habang gusto ng bibig mo'y ngata ka ng ngata, nguya ka ng nguya, samol ka ng samol. Tikman mo lahat, maari yan. Ngunit
Huwag sa pagtikim mo'y labis lahat ang tinikman. Kaya't hambing din sa buhay ng tao, pinalalasap niya ang sarap, ang hirap, ang lumbay, ang galak, ang sakit, at kalusugan. Sapagkat kailangan kompletos mo maramdaman yan at makamtan para mapatotohanan mo ang Diyos Ama'y sumasa iyong tuwiran. Buhay ba nga, Ma? Sapagkat pagkatapos ng hirap, may ginhawa. Pagkatapos ng kaguluhan, may kapayapaan. Pagkatapos ng sakit, may kalusugan, may kagalingan. Di ba ga? Pagkatapos ng lumbay, may galak. Pagkatapos ng pananahimik, mayroong pagbigkas. Buhay ba nga, Ma? At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, lihim man gawin, matutuklasan pa rin ng Diyos na walang malilihim kailanman sa kanyang kaalaman. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya, ang mga tao at anak ng Ama, ang marunong kumilala at magpasalamat sa Kanya, ay gagawin nilang lahat ng marapat sa kapwa nila sapagkat alam nila, iyong ginagawa nilang mabuti, Diyos Ama ang gaganti. Kaya't kailanman, takot. At ang takot na yon, ang nagsisilbing, huwag makalagpas sa di dapat. Kaya't kapag ginamit mo ang Ama sa buhay mo, gamitin mo rin ang salita niya sa iyo at buhayin mo sa iyo. Hindi maaring Ama ka lang ng Ama, ngunit salita niya ay di mo ginagawa. Inaalam mo, sinasabi mo, ngunit wala sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Mas malaki ang pananagutan ng mga taong ganito kaysa doon sa hindi nagsasambit ng Ama dahil di siya kilala, subalit takot sila. Ngunit yung kilala siya at alam na Ama ng Ama, Ama ng Ama, ngunit di siya ang ginagawa nila. Dibagat ang wikay, ang masakit sa iyo ay huwag mong gagawin sa kapwa mo. At ang pag-usapang lihim ang kapwa mo ay huwag mong gagawin ito, sapagkat lihim yung pinag-usapan akong nakarinig sa inyo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal! Kaya nga't may hinihirang para sidla ng karunungan. Kaya't huwag sabihin ng walang kaalaman na siya din ay marunong naman. Sapagkat iba't ibang karunungan at katalinuhan ng taglay ng sinuman. Ngunit ang tunay na marunong na mula sa Ama, kailan may di mo makikitaan ng kayabangan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagmamaang maangan upang ika'y pagtawanan. Hindi kasi sidla ng yabang sapagkat ika'y katapatan. Kaya't ang sinumang nasa katotohanan, ang taglay ay katapatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. At hindi naman maaring iparatang mo ang kasalanan ni Pedro kay Juan. Kung si Pedro ang may kasalanan, si Juan ay huwag mong sama at huwag mong iparatang ang kasalanan sa kanya. Sapagkat ang wika nga ng Ama, kung sino may sala, siyang may parusa. Kung sino ang gumawa, siyang dapat lamang na magdusa. Ngunit ang wika pa rin niya, ang bawat araw kilalanin ako, lahat ng salay, patatawarin ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kapag binibigyan ka ng pagkakataong lumigaya ng Ama at hinahango ka niya, huwag mo na siyang lilinlangin sa pamamagitan ng kanyang espiritu, sapagkat kaya niyang bawiin ang lahat ng binigay niya sa iyo upang higit pang ibalik ang dusa mo. Kapag kasya'y niloko mo, hindi tao niloloko mo, kundi siya mismo. Kaya't ang nais niya'y magpakatotoo lahat ng anak na nakakilala sa kanya. Sapagkat mas malaki ang pananagutan, kaya't mahirap alamin siya pagkatapos lolokohit lilinlangin. Kaya ang wika ng Ama, anak, hali kayong mga sa akin nag-aaral at kamtin niyo ang katalinuhan sa akin na ibibigay. Kung paano kayo sa akin ay mamumuhay, ako na may magbibigay sa inyo ng di nyo kalirip-lirip man lang. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam.
alala. Umbaga, ang nagpapakabuti gamitin man ang pangalan ito, saksit batid ng Ama na kanyang pinaging dapat na naging kabutihan na mula sa kanya. Subalit ang taong may kasamaan, hindi niya malalaman ang kanyang hangganan sapagkat di ipababatid diyan upang kung kailan siya libang na libang sa kanyang kasalanan, doon siya sinisingil na walang kabalayan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahana, mapapalad kayong nagsusumakit, nagsusumikap, magpakatapat at magpakatotoo, sapagkat kung paano ang puso nyo'y binabago, at totoong Ama ang naririto, diyan sa inyo'y nanahan na totoo, kayo rin mismo ang magsasabing pakinabang nyo'y walang likat, walang humpay. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama. Kapag sinidlan ka, parang balong bumabalong ang tubig na hindi mo na nakikita kung paano ito maalsa. Kapag naman binawi niya yung talino sa'yo, gaano ka man kagaling at katalino, sa isang iglap din kaya niyang alisin sa'yo. Ganyan pala siya talaga, tunay na kay butit kay dakila niya. Ang sabi nga, hindi mo man ipakilala ang sarili mo, kung ang Ama ang ginagawa mo'y nakikita niyang kay buti, siyang magpapakilala sa kapwa mo para makilala ka sa gawa mong kay buti. At hindi mo rin ipakilala ang sarili mo at hindi mo pakikilala sarili mo sa ginagawa mong masama. Siya rin naman ang gagawa ng paraan para ilantad niya ang lihim mong ginagawa. Ganun pala siya. Tuklasin niyo siya, hanapin niyo siya at masusumpungan niyo, mga anak na tuwirang, mahal na mahal niya. Sumain niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan, at magmahal kayong tapat sa nilalang. Yamang kayo'y inalayan ng mabuting kaisipan, huwag nang sa kanya ay mawala'y nalubusan. Kayong mga nangabuksan at natuto sa kaukulan, magsumakit kayo, patuloy nyo itong kamta. Di kayo malulugi hambing sa hanap buhay, patuloy nakikita at aalsa puhunan. Gagawin niyang matibay at ganap na matatag, lahat kayong tapat at sa kanya ay ganap. Subalit ang gumagamit sa karsarilinan lamang sa kanyang kaukulan upang hindi mabati, lihim man na tinuran, ginawa na lubusan, walang malilihim sa kanyang kapasyahan. Kaya't ang nasa ko, yamang sa inyo'y dinatal, yaong itinuturo niya ay mahayag ko sa inyo. Di man ganang pagkatao'y tanggaping lubos niyo, pagkat di niyo bati ang pagkakagamit ko. Subalit kung may pandama kayong natututo, lubos niyong makikilala yaong suma sa inyo. Limiin nyo't surin at bulayin ang inaaral ko at matatanto nyo
kung tunay kayong totoo, pagkat ang Ama ay di maghahayag nang di niya nakita at di niya nakikita. Lahat ng nakita niya siyang sinasambit niya upang pagnilayan ninyong ganap kanyang mga anak, sapagkat kayo'y tao at siya'y di niyo nasisilayan, kaya't Espiritu'y sugo sa inyo tao. Magnilay at magbulay, magtanto kayo, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, yamang kayo'y anak niya. Nekaramenea hana, nekaramenea hana, nekaramenea hana. Buhay bang Ama? Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Kung ika'y itinutuwid, huwag mababagot man din. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinutumpak ng daan, at ang anak na nagmamahal, sinasaway ng magulang. At ang anak na minamahal din, nagsasaway ay magulang. Ang anak na sumusunod, kalinga niya'y kinakamtan. Ang magulang na pasunod sa mali ay di dapat, siya rin ang luluha at siya ang masasaktan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya po ba kayo? Maligaya ba kayo? Ang malinis na isip at mabuting kalooban kapag naririnig ang mga tuntunin ng Ama at kasiyahan niyang tinatanggap at ninanamnam. Buhay ba ang Ama? Subalit kapag ang tao ay nagkakasala at may lihim na ginagawa siya, at ang puso niya ay di totoong mabuti at mapagmahal, sasakit sa kanyang pandinig at di niya matanggap, nagingit-ngit, napupuot, nagagalit. Buhay ba ang Ama? Kaya sino ang dinadaya ng ganitong uri ng tao? Sarili ba? O ang Ama? Ang sarili. Sapagkat habang pinasasakitan mong loob mo sa pagpupuyos ng galit mo, ang Ama rin sa iyo'y nais itakwil ka. Ngunit habang tinatanggap mo ang pagtutuwid niya at pinagninilayan mo, lugod na lugod siyang tanggapin ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga't wika ay, may mga taong madaling matukso sa ginto, ano? Ngunit may taong kahit ilang tad mo yung ginto na yan, hindi niya pakikialaman. Tama ba ga? Sapagkat doon mo makikita kung papaano ang uri ng tao. Ngunit may mga nagsasabing, nako, nagmamalinis na lamang ang taong hindi kukuha sa ginto na yan. Eh, nasa harapan na nga niya. Sa taong, taong pag-iisip ito. Ngunit kung taong may espiritu ka, kahit isabog ang ginto dyan, di ka dadampot ni isa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya o ng pawang totoo. Kaya nga iniiba niya yung espiritu sa tao eh. At ang tao namang nasa espiritu, alam ang gawa ng Ama at alam ang dapat iwasan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga kapatiran, nawa mapuspos kayo ng Espiritu ng Ama
at patuloy kang tininyo sa puso't isip nyo ay ganap manahan siya, wag ang kung ano-ano. Sapagkat ang wika nga, taon man ang binilang sa iyong ginawang hindi tama, hindi mo namamalayan itong lahat na katala. Buhay ba nga, ma? Kaya, ano ang napala mo kung hindi tama ang ginawa mo? Kung sa bandang huli, pagdurusang kay hirap tanggapin at unawain. Buhay ba nga, ma? Mga minamahal, kay buti ng ama, kay dakila niya, tapat at wagas ang pagmamahal niya. Walang maliw magpakailan pa man, tao, tao, magkulay, magnilay, tamang tama at marapat yaong kanyang mga hinahayag. Kung tao ay tatanggap, tunay na magliliwanag. Walang banal, walang taong totoo, kundi ang ama magbabahagi sa taong sa kanya'y tumanggap na ganap. Magliliwanag silang ganap. Taong aking mga minamahal, magkulay at magnilay, magtanto ng tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Tuturuan ka sa iyong pananaw, ibibigay niya marapat kailanman. Sa isip mo'y itatala niya ng tuwiran, yaong makabibigay lugod at kagalakan. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto ng tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Walang likas, walang maliw, wala kahit anong mawawalay sa aral ng mabuti kailanman. Tao ang siyang makikinabang. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto ng tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Maghari siyang ganap sa inyo, makahari liwanag sa buhay. Magalak ay di mapapagdan, di mamamatay buong buhay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Tuturo ang marapat ng kung ano ang dapat, sa inyo'y makagagalak, mabubuhay kayo ng patas. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahana, Nekaramenayahana, Nekaramenayahana. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Diyos bang dakila siya? Kung batid niyong Diyos na dakila siya, gawin niyo ang kadakilaan niya'y kamtin niyong totoo. Doon sa puso't isip niyo, siyang magahari, magbibigay ng tunay na kapanatagan, kagalakan, na di kayang pantayan ng anumang bagay. Buhay bang ama? Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Baka winika niya, manalig ka na.
bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong maganda mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Nagkaroon na kayo kanina. Mayroong maganda mangyayari sa inyo. O yan na lang, mamulaklak kayo. Manalig, umangkin at tanggapin na lang kung magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin ang anak ng tao. Dalawa ang dahilan kapag di makaharap sa kanyang magulang. Mayroong totoong nahihiya kung hindi mabuti ang kanyang ginagawa. Subalit, mayroon namang kaya ayaw humarap, ayaw tumanggap ng kamalian. Iba't iba nga naman ang gawa ng tao sa lupa. Subalit, pakatanda ninyo, ang Ama, anuman ang kasalanan nyo, hindi nyo siya mahaharap. Ngunit harapin ninyo ang kanyang katotohanan. Ang inyong lahat ng kasalanan ay kanyang papawin yan. Tanda ninyo ang mga ginagamit para sa inyo. Kapag mabuti kayong totoo, ang ginagawa nyo'y tunay na kay buti. Tuwang-tuwa kayo, humaharap sa mga ginagamit na totoo. Ngunit kapag may mali kayo, hirap ng loob niyong humarap kayo. Takot baka masita kayo. Takot baka mabatid ginagawa niyo. Dili kaya namay ayaw aminin ang ginagawa, tinatago, nililihim. Ngunit pakatanda ninyo, kay sarap harapin ang anumang kamalian para itong pakatituwid at ika'y patawarin. Kapag ito'y ginawa ng sinuman, kay galak sa kalooban at tuwirang ang inyong kasiyahay walang humpay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Pagsaboy ng bulaklak sa inyo, inikutan kayo hanggang labas ay binahaginan. At pagdakay tumindig na lamang sa gitnayang si Constanciang naturingan. Upang akin namang sambitin sa inyo sa kanyang katauhay, ito ang aking nilalahad na tuwiran. Kayang mamudbod ng Ama na di siya alis man lamang sa kanyang kaharian. At may palaganap niya at ang nagnanasang sa kanya'y makasumpong at makilalang tuwiran, hahanapin siya at dadamputin ang kanyang mga alay. Subalit, iyong nagmamangmangan at matigas ang kalooban,
wala silang pakialam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Lahat ng ginagampanan sa dakong ito, di tao ang pinaggalingan ng karunungan. Hindi tao ang pinagmumulan ng kaalaman. Kaya't kung ang tao lamang ay magbubulay at magninilay, o tao, kayo'y makikinabang. Pagharian kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. O aking ama at ama nila, yamang napabatid mo ang marapat sa kanila. Bulayit tantoy nila ang marapat sa kanila upang mapatatid mo at mapabatid na lahat yaong kaukulan mo. Kung papaanong ika'y naglalahad ng dapat at marapat, matanggap nawa nilang ganap nang patuloy kang sila ay gabayan. Patnubayan, alaya ng dapat at tumpak sapagkat ika'y nalulugod habang ika'y nagmamasid. O aking ama, pagpaumanhinan mo't patawarin ang lahat ng kanilang kamali at kakuklangan upang sa gayon kung papaano kay nagpaparayat sa bukal mong abag at awa ay di ka tumutugot. Ang bawat sa iyo na wika mo'y likumin at tipunin sa takdang panahoy sa iyo'y paririyan. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Ala, natiray-titil. Buhay nga po bang Diyos? Napakasarap, ano? Subukan niyo po. Ang Ama, ang Espiritu niya, ang panahanin niyo. Ay, may bang pinagdaranan man kayo para kayong hinaaliw, pinaghehele, kay sarap ng pakiramdam. Buhay bang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng lubos na pangunawa at ang katotohanan ay kamtin ng inyong diwa. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng ayon sa kanyang kalooban at kagustuhan at patuloy niyong matutuklasan ang tunay na sarap ng buhay. Sapagkat di lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Kaya't inyong namnamin ang mga salitang banal, kayo'y mabubuhay ng ayon sa kanyang magiging marapat kailanman. Pagpalain kayo. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Buhay bang Diyos? Tayo na, mga mahal.